At para sa ating ginataang hipon ay magre-ready tayo ng bawang. Gagayatin natin ito ng pino kahit hindi naman pinong pino, yung sakto lang. And hello sa ating mga subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo dahil 870 plus and still counting tayo. Road to 1K guys. Kaya thank you so much sa supportan yung lahat. At syempre, kung merong bawang ay meron ding sibuyas, kagaya ng paggayat natin sa bawang, ganun din sa sibuyas syempre. At kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, please do hit the subscribe button, pati na rin ang bell button para update ka sa mga i-upload ko pang mga videos. Thank you! Shout out pala sa mga kaibigan kong meron na ring channel dyan, kay Jamie Nathy. Subscribe nyo siya, pati rin si Jez Vlogs. Subscribe nyo yan, napakagaganda din ng mga vlogs nila. So ayan, huhugasan natin syempre yung ating hipon para malinis ito. At ito gamitin merong butter, merong asin, specially gata, bawang at sibuyas, paminta, patis at ang ating fresh na hipon, kitang-kita sa kulay. Kung mapapansin nyo, napakasimple lang ng mga nilalagay kong ingredients sa ginataang hipon. Kasi yan talaga yung mga nilalagay ko lang. Simple lang, pero I'll make sure na napakalasa. Napakasarap ng kalalabasan yan. So ayun, pag mainit na yung ating lutuan, pwede nating ilagay yung butter. Ayan, nakikita nyo, inilagay ko na yung bawang. So, pag nag-brown na yung bawang, siyempre, pwede na nating ilagay yung ating sibuyas. Ayan, at isasangkot siya lang natin ng ating sibuyas at bawang. Halu-haluin ng konti para hindi naman masunog yung ating mga ingredients na yan. Ayan, halu-haluin lang, halu-halo lang natin ng konti, wag naman masyado. At ayan, ilalagay na natin ang hipon. Talagang napaka-fresh ng hipon, ano, kitang-kita sa kulay eh. Talaga nga namang pag hindi ka natakam. At ayan, hahaluin natin ng kaunti ang ating hipon para lumasa ng talagang lasang-lasa yung ating bawang at sibuyas. Huwag masyadong pakahaluin at baka naman malamog yung ating hipon. Ayan, tatakpan muna natin aring ating hipon at after 2 or 3 minutes, pwede na nating buksan ulit at ilagay ang ating nagpapasarap talaga ang gata. Ayan, at kitang-kita naman kung gaano ka-creamy yung ating hipon. Ano? At sana nandyan pa rin kayo, tapusin natin itong video na ito. Kung sinamahan nyo ko sa umpisa, samahan nyo rin ako sa huli para thank you. At ayan, tatakpan natin ito, tapos pag medyo kumukulo na yung ating gata, pwede na nating ilagay yung asin. Depende sa inyo kung gaano kaalat yung gusto nyo. Tansyahin nyo syempre. So, ganyan lang ako maglagay ng asin. Dahil pag ako ay naggagata, talaga hindi mawawala ang patis. Para sa akin kasi iba yung lasang naiibigay ng patis sa mga gata. Ayan, sa mga bulalo, sa mga nilaga, naglalagay talaga ako ng patis, hindi mawawala yan. Pag medyo nakukulangan kayo sa lasa, pwede nyo namang dagdagan. Siyempre, yung paminta, hindi mawawala yan. Kasi medyo nagbibigay yan ng anghang ng konti. So, dahil nakulangan ako, ayan, naglagay ulit ako ng patis. Tansyahin nyo kung ano yung lasa na gusto nyo talaga, nasasakto sa inyong panlasa. And malapit nang maluto yung ating ginataang hipon. Ayan, and thank you guys for watching this video. Ayan na yung ating ginataang hipon. And please do subscribe to my channel and hit the bell button also. Thank you!